Magandang araw mga bata. Ang ating aralin ngayon sa MAPE ay Sound and Silence. Ito ang relates visual images to sound and silence using quarter rest in a rhythmic pattern. Ito ay kinuha sa MELCS o Most Essential Learning Competences. Ako nga pala ang inyong teacher, si Teacher Irma. Bago tayo dumako sa ating aralin, alam ba ninyo na ang pangunahing sangkap sa musika ay tinatawag na rhythm? Ito ay tumutukoy sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa tunog na naririnig. Ang tibok ng ating puso o pulso ay may kinalaman sa paraan ng pagsasagawa ng mga kilos na makapagpapakita ng daloy ng rhythm. Ang isang rhythmic pattern ay binubuo ng mga tunog na naririnig at di naririnig ayon sa kumpas o time meter nito. Ito ay halimbawa ng rhythmic pattern. Ang beat naman sa musika ay ang pulso na nadarama natin sa musika. Ito ay maaaring bumagal o bumilis, subalit ang haba ng bawat pulso ay laging pareho. Ito ang tinatawag nating steady beat. Ngayon, sabayan ninyo ng pagtapik ang awiting My Handkerchief. My handkerchief is clean and white. I need it morning, noon, and night. Come use that handkerchief today and keep the dirty germs away. Yon ang tinatawag nating steady beat. Ngayon naman, habang inaawit ko ang My Handkerchief, ipikit ninyo ang inyong mga mata at damhin ninyo ang bawat titik ng musika. My handkerchief is clean and white. I need it morning, noon, and night. Come use that handkerchief today and keep the dirty germs away. Ano ang nararamdaman ninyo habang kayo ay nakapikit at inaawit ko ang My Handkerchief? Bakit ninyo iyon nararamdaman? Bakit ninyo rin naisip? Kahit tayo ay nakapikit, kapag nakikinig tayo ng isang musika, nakakaisip tayo ng galaw ayon sa ating naririnig. Maaari din nating pagsamahin ang mga tunog upang makabuo ng isang rhythmic pattern. Ito ay kombinasyon ng tunog na naririnig at di naririnig na may magkapareho o magkaibang haba. Ito ay isang halimbawa ng rhythmic pattern. Ang isang pangkat na ito ay tinatawag nating measure. Ipalakpak natin ang bawat guhit sa loob ng measure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sa loob ng measure, mayroong apat na guhit. Ibig sabihin, mayroon itong 4-4 time meter. Ang time meter ay pag-aaralan natin sa susunod na aralin. Ipakita o ipadama ang rhythm ayon sa mga larawan. Ta, 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 ta.
ulitin ninyo ang mga katagang ta. Magaling. Ito naman ay palakpak. Ipalakpak ninyo ang mga guhit. Kayo naman, ulitin ninyo ang pagpalakpak sa bawat guhit. Magaling. Ngayon naman, ipadyak ninyo ang mga guhit. Magaling. Ito naman, damhin ninyo ng inyong pulso ang bawat guhit. Magaling. Gawin natin ang kombinasyon na ito. Ta, ta, ta. Ulitin ko. Ta, ta, ta. Ngayon naman, subukan ninyong gawin ang kombinasyon. Magaling. Ito ang quarter rest. Ito ang pulso na di naririnig. Pansinin ninyo ang quarter rest sa rhythmic pattern na ito. Ang bawat guhit ay ipapalakpak ninyo at ang quarter rest dadamhin ang pulso. Halimbawa, kayo naman, gawin ninyo ang kombinasyon na mayroong quarter rest. Magaling! Tandaan, itong guhit na ito ay sumisimbolo o kumakatawan sa pulso ng tunog na naririnig. Samantalang, ito ay tinatawag na quarter rest. Ito naman ang pulsong hindi naririnig, subalit nadarama at tumatanggap ng kaukulang bilang ng kumpas o beat. Sana may natutunan kayo sa araling ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat!